nag-ano lang ako rin. Gabi na. Maayong gabi. Good evening. Good evening sa lahat-lahat. O sino? Magandang gabi. Gabi na po. Nagbalat ako nito kasi dali namin sa kabila. Kumain lang sila ng gabi. Wala pa yata eh. Ano po? Baka maabutan ako guys. Ginoo ko guys. Kailangan ko itong binisan guys kasi pupunta kami ng ano. 8 piraso na ganito. Pupunta kami ng Ritz Carlton doon kami matutulog. Pagkatapos doon mo, baka babalik na ako dito at dito rin ako matutulog. Ay, Diyos ko. Yan. Kaya nyo ba yan? Kakayanin talaga natin to. Para sa pamilya. Ayan. O, di ba? Ganoon. Sabi ko sa inyo, eh, naloka ako dito. Galing kami nag-shopping. Hindi ako nakuha ng video. Nag-shopping kami. Nag-shopping kami ng amo ko kasi nagano kami ng namili kami ng mga bigat na yung isang bagahe, isang malita. Iuwi namin sa Taiwan. Kasi sa 13 balik na kami dyan sa Taiwan eh. Kumusta kayo guys? Maganda dyan, maraming dito mainit. Ginoo. Sabi ko sa inyo. Pero maganda din yung Thailand. Kayo, kaso lang mainit. Yung init niya nakakasulog sa balat. Sabi ko sa inyo, kung gusto pumunta dito, maglagay na kayo ng ano, sunblock. Especially yung mukha natin. Kasi, pag mainit, masunog eh. Masunog talaga eh. Hapdi eh. Hindi, okay lang naman masunog kung hindi maghapdi. Hapdi eh. Masakit eh. Nung dati, ako hapdi talaga. Diyos ko. Ayan. Bilisan ko to guys kasi nga, isa na lang. Ay, dalawa. Pupunta kami ng ano. Hindi ko to matatapos pag ano. Kumain pa sila eh. Titingnan ko lang kung baka umandar yung elevator, makita ako. Patay ako dyan sa amo. Hindi pa naman lalam ng ano ako. Diba? Okay guys, okay. Ayan, ganyan naman. Diba? So, naloka ako sa binibili. Ang daming, ano, coconut shampoo, coconut shower gel, coconut conditioner, coconut lotion, coconut cooking oil, coconut body lotion, coconut cleansing, ay, coconut na lahat. Sabi ko sa inyo, pag andito kami, puro coconut yung binibili. Sabi ko sa inyo. Pakita ko sa inyo sa sunod video ko yung coconut na lahat ng coconut. Bukas. Kung makalugar ako, diba? Diba, good evening pala sa lahat ng taga Bohol. Mayong gabi ninyo diha, mga taga Bohol. Mayong gabi, taga Cagayan de Oro, mayong gabi. Mayong gabi, magandang gabi naman taga Luzon. Sa lahat ng mga Tagalog dyan, mayong magandang gabi sa inyong lahat. Panorin nyo ako guys, share ko sa inyo yung buhay ko. Ayan, endo ko lang sa inyo anong buhay ko na OFW. Kung gusto kayo mag-OFW, para handa kayo kung saan man kayo dalhin ang amo nyo. Hindi lang Thailand. Ako Thailand lang ako nadala eh. Thailand lang ako nadala. Baka dalhin pa kayo sa isang lugar. Kailangan handa tayo sa anumang masasugma ano natin. Masaramuha natin na anong mangyari sa atin ng pagkalakad na may dami mong lipit. Ay Diyos ko. Sabi ko sa inyo. At kasabihin pa na paglakad mo na bilisan daw. Bilisan ko daw. Bilisan ko daw kasi managhintay. Bilisan ko daw. Wala, bilisan. Bilisan mo. Bilisan mo tapos inihila mo yung bag ang bigat. Nabuwang ako guys. Sabi ko sa inyo. Sabi ko di kaya. Maghanap ako ng magandang daanan kasi nga inihila ko yung gulong ng bag. Maliit lang eh. Buti kong gulong ng sasakyan yan. Diba? Ganaluka ako doon. Sabi ko sa inyo. Pero hindi naman ano. Sabi naman ang dali kasi maghintay na yung asawa niya. Ayan ako. Ginawa ko doon. Kakain pala sila sa labas. Okay yan. Gustong-gusto ko yan. Hindi ako sasama. Kakapagod ka sasama sa kanila. Sabi ko sa inyo. Kakapagod magsama-sama. Eh. Buti na lang mag-stick ka na lang sa isang lugar. Diba? Mag-stick ka na sa isang lugar. At saka magtrabaho. Yun na lang. Magsama na magsama. Kasi nga, alam mo, pagkasama ka lagi. Kasama ka lagi ng kapagod na lang. Pag kumain ka, nahiya ka naman. Kasi amo mo, nahiya ka eh. At yun yung amo mo eh. Muti ko kakain lang tayo mag-isa. Diba? Bilisan natin ang ano natin, kain. Ay, Diyos ko.
pagpupunta kami mamaya, doon pa na sa kabila, gabing-gabi na eh, tutulog na kami. Tapos bukas, iluto ko lang sila ng ano, maglinis ako doon. Tapos luto ko sila pagkain nila, pagka ano, aalis na rin ako. Dito ako matutulog bukas. Tapos pagkatapos kinabukasan, sa umaga ng 8, at maagang maaga akong pumunta doon. Kasi nga, aalis kami ng umaga din papuntang ano siya. May sakay kami, punta kami ng airport. Airport na naman guys. Diyos ko Lord. Panay airport na ang nangyari sa akin. Okay lang, enjoy naman. Kaso, minsan sakit talaga ang ulo ko. Kaya may baon talaga akong anong Advil. May baon ako lagi. May sakit, sarasakit sa ulo. Kasi nga, yung silaw ng araw, sakit sa init. Yung mata ko, sakit. Sakit ng mata ko. Pag naramdaman ko na sakit ang mata ko, inom na ako ng gamot. Hindi ko na anong hintayin pa nang lumala yung naramdaman ko. Kasi mahirap na paano yan. Diba? May, ikaw nga, diba? Mahirap magkasakit, malayo tayo sa pamilya eh, kasi kailangan nila ito magtrabaho pa, nang magtrabaho ka pa rin. Ganun eh. Pag nandito tayo, mahirap tayo magkasakit. Bawal tayo magkasakit, di ba? Bawal tayo magkasakit dito. Sinilip ko kung andyan na ba yung umakyat may elevator na makita ako. Pero okay lang yung elevator dito kasi mahina eh. Mahina umakyat dito, tulad dun sa Ritz-Carlton na parang ano ba? Tsuk! Kung ganun ba yung sasabog yung ano mo, yung eardrums mo, mapuno ng hangin, kasi nga ang bilis tumakbo. Ay, ginawa. Live. Ano na siya? Ang live na to. Diba? Mahirap ang isang OFW kumalay sa pamilya. Kailangan ano, magbaon tayo ng sangkatirpang tiyaga, sipag, at saka, ano, yung sipag, tiyaga at tibay ng loob. Yun, tibayan mo yung loob mo para hindi tayo maano, kasi yung dami na ano, diba, nasisiraan ang bait, yung iba, so swang naman, yung nag-iisip naman, homesick, diba, ganyan, homesick naman tayo, kaya kailangan natin na ano, pray din tayo lagi. Panalangin natin na kaya natin, diba? Kaya natin ang buhay na isang katulog. Okay lang, kaya naman, ano naman yan eh. Marangal naman na trabaho yan, diba? Bakit? Hindi nga nahiya yung iba dyan. Ako hindi ko pinahiya na maging katulong ako dahil dyan ko pinalaki ang anak ko. Ganun. Kaya, pasalamat ako guys na nakapunta ako ng Taiwan. Salamat ako ni Lord na kahit nakakapagod itong trabaho, pero okay lang, maganda naman silang pagkihano sa akin. Hindi naman sila ano, tulad nung nasa Barin ako na, oh my God, grabe yung ugali ng yung dati sa Barin ako guys, una pala nung nasa Barin ako, sus, Ginoo, alam niyo ba, walang araw na hindi ako sinigawan, alam mo ba yun? Walang araw na hindi ako sinigawan guys, grabe, sabihin ko sa inyo, di ba? Yung mga amo ko doon, grabe yung ugali. Hindi mo maisip yung ugali na bawat ano, sigaw. Walang araw na hindi ako umiyak, pero talagang tinibayan ko yung loob ko. Dahil yung panahon na yun, maliit pa yung anak ko eh. Ano pa, isang taon at kalahati pa iniwan ko yung anak ko doon. Diba? Kaya, kung mag-abroad tayo, kung sino yung gusto mag-abroad dyan, kailangan pray talaga, pray. At saka hugon. At saka kailangan lakasan natin yung loob natin na kaya natin. Huwag tayo mag, ano, always, ano, think positive tayo. Huwag tayo mag-isip ng mga negative side ba. Kung huwag tayo papasok ng negative na mga pag-iisip, isipin natin yung nasa positive tayo lagi. Yung positive thinking lagi. Kasi, nakakasira ng bait kung mag-isip ko ng ano, yung mga, ano, nangyari sa akin, alam mo ba? Hindi mo alam. Namatay ang sawa ko. Namatay ang asawa ko, wala ako, hindi ako nakauwi. Para ako mabuuan guys, sa layo ako. Grabe, ang buhay ko. Nasa Barin ako noon. Ano, 8 years ago na. 8 years na siya nung 5 yung ano niya eh. Yung date anniversary niya. Yung panahon na yun, yung anak ko, ano pa? 2 years and 18 months yung anak ko.
yung namatay ang tatay niya. Anahin, oo nga, 10 months nga. 2 years and 10 months. Wala pang, anak ko. Wala pang ano, wala pa 2 years and 1 pa. 2 years and 10 months pa. Tapos nandun siya nag-alaga ng anak ko sa Cebu. So talaga, lahat ng sakit ng ano, naranasan ko talaga, pinag-pray ko talaga, kakayanin ko to, sabi ko. Dahil maliit pa yung anak ko, di ba? Importante yung anak ko eh. Kasi wala akong magawa dahil yun talaga ang buhay. Hanggang doon lang siya, di ba? Ito ko lang yung buhay ko, gano'ng kasakit, gano'ng kahihirap na ano, may anak ka, tapos iniwan ka ng asawa mo na siya nung nag-alaga sa anak ko, iniwan kanya na namatay siya nung ano pa, maliit pa yung anak ko, tapos hindi ako nakauwi kasi isang taon pa ako mahigit sa ano, isang taon pa lang ako noon sa Baril, di ba? So, kaya mula noon nung namatay siya, 2011 yun eh, pinag-pray ko talaga, sabi ko, Lord, hindi na ako babalik sa Baril, pray ako talaga na, pinag-pray ko talaga na makapunta ako dito na doon sa Taiwan, pinag-pray ko talaga yan. Pero ang hirap guys, pero hindi ko na wala ng pag-asa bago ako nakarating ng Taiwan, alam niyo ba? Meron nagpapunta sa akin, tapos sabi niya, pautangin ako, pinautang ka na lang siya, pag 5-6 ka na pamasahe, diretso na lang ako doon sa ano. Pero alam niyo na nangyari, nireject ako guys, kasi matanda na ako eh, 41, mag-41 ako noon eh, nireject ako guys, hindi sinabi yung totoo. Nireject ako, umiyak talaga ako guys, umiyak talaga ako, ang sakit talaga ng dibdib ko. Paano ako umiyak? Kasi pumunta na kami doon sa bahay, ayun, in-interview na ako, okay na, wala namang sinabi. Tapos labas na kami, may kasama ako, isang lalaki. Tapos, alam nyo ba, andyan kami sa train station, tinawagan niya yung lalaki, yung kasama ko lalaki. Tapos ang sabi, kukunin mo na doon yung pera para sa medical. Kasi diretso kami medical doon. Diretso sana kami medical galing sa interview. Ang nangyari, kukunin doon yung pera. Kasi huwag muna daw ako mag-medical. Hintayin ko lang muna daw ang tawag. Hindi sinabi yung talagang direkta ba na hindi ka matanggap. Ganun. Tatanggapin natin ganun sabihin. Hindi sinabi. Umuwi. Huwag daw ako mag-stay sa training center. Kasi nga, hindi pwede, bawal daw doon. Tapos, doon daw ako, umuwi lang muna ako daw sa kapatid ko sa Bulacan. Wala nga akong pamasahe papuntang Bulacan. Kasi pamasahe ko ang airplane, yung hiniram ko yung lang. Alam mo, binigyan lang ako ng 300 para pamasahe ko daw doon sa Bulacan. Talagang umiyak ako. Yung nireject ka na doon ka nang sasabihin na nagantay ka na sa train. Kasi nga sasakay ka papuntang ano, pamedikan. Diba? Para Taiwan. Nireject ako, umiyak talaga ako. Umiyak ako hanggang training center. Hanggang training center. Sa pag-iyak ko, so, grabe talaga ang iyak ko, talagang sakit talaga ng dibdib ko, pero hindi ko naman napag-asa guys, pinag-pray ko talaga sa awa ng Diyos, may tumulong. Sabi niya, maghintay daw ako, punta ka sa akin, doon ka muna, doon ako magtrabaho. Sinahuran ako ng 3,000 habang nag-apply. Ayun, nag-apply ako, pin-apply niya ako doon sa kumari niya. Ayun, naka-apply ako sa awa ng Diyos, Lord. Tinanggap ako. Ito unang interview ng amo ko. Unang interview ng amo ko. November yung in-interview ako. Pag-interview agad. Pabilis ako agad larga. Wala pa akong SS unit. Ang nangyari, hinihintay talaga ako ng amo ko. Hindi ako makaalis ng ano, December. Hanggang March na ako, namutan ako ng March, hinihintay talaga ng amo ko. Ako ang kinuha niya, Diyos ko. Sabi ko, salamat Lord, talaga, para sa akin talaga ang trabaho na to. Kaya magtsagaan ko talaga ito dahil ito talaga ang hiningi ko sa Lord na makapagtrabaho ako. Di ba? Ang hirap ng buhay. Di ba? Hirap ng buhay. Walang ko. Nireject ka, hindi ka halos. Hindi ka makapunta. Hindi ako nag-isip na hindi ako makapunta. Tingpasipti pa rin ako kahit nireject ako. Kaya, makapasok talaga ako sa makapunta ako, sabi ko. Ayun, sa awa ng Diyos. Sa awa ng Diyos. Ayun, tara ko yung amo ko. Ito ang ako ng ako. Ayun, ano na ako, masisya ako. Ayun, March. Ayun, sama-sama ako dito. Kaya nakapapakulukin lang. Kakayanin ko to para sa anak ko, diba? Para sa lahat.
di ba? Share ni share ko lang yung buhay ko, paano, ano ang naranasan ko sa buhay ko. Nandito ang buhay ko. Kasi nga, sabi mo, nireject ako. Matanda na ako. O, siyempre matanda na ako. Tapos galing ako probinsya, itim na itim ako. Eh. Galing ako Buhuli. Alam mo naman yung klima ng Buhuli. Nang ano ako, nang harvest ako ng palay. Oh. Nagtatanim ako ng palay. Oh. Nagkakamot. Nagawa ako ng ha, ako ng kahoy, ng panggatong. Oh, ganyan ang ginawa ko sa probinsya. Di, siyempre itim-itim ko. Sobrang tandang-tanda ako talaga yung hitsura ko, di ba? Matanda na nga. Di, tapos lalong tumanda dahil sa, ano, oh. Oh, di, sabihin sana diretso, okay lang naman sa akin. Kasi hindi sinabi. So makita kinibig ko, pero pasalamat ako na tinanggihan ako. Dahil kung hindi ako tinanggihan, hindi ako nakapunta sa abo na to ngayon. Na kahit sana ako dinala. Di pa salamat ako. Salamat na rin sa iyong pagtanggi sa akin. Kaya sabi ko, okay na rin ako. Pinapasalamatan ko na. Nireject niya ako. Yun. Yun ang ano ko. Hindi ako nag-ano ng galit na ano. Pasalamatan ko siya dahil nireject niya ako. Yun. Yun ang inano ko. Dahil yun talaga ang ano nangyari. Pasalamatan ko. Dahil sa ginawa niya, napunta ko sa ano ko na ito ngayon, di ba? Kaya, thank you, Lord. Kaya, bye-bye guys. Baka nandyan na yung amo ko. See you next video, ha? Don't forget to subscribe and watch, share, and likes. Thank you, guys. Good evening and good night.